dito ka ay paraan. Ikaw ang pasin mo, no? Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Bago pa man binansagang berdugo si Bucor Chief Gerald Bantag, ay berdugo na ang tawag ng mga rebelde kay retired Army General Jovito Palparan. Siya ang kinatatakutan ng mga rebelde sa Eastern Visayas, kung saan siya nakaistasyon bilang Commander General ng 8th Infantry Stormtroopers Division. Pinanganak noong September 11, 1950 sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Nakakuha ng degree in administration sa University of the East noong 1971 at naging kasapi ng AFP noong 1973, kung saan siya ay naistasyon sa Basilan at Sulu sa Mindanao sa loob ng 8 taon. 1974, nang nakuha niya ang kanyang kauna-unahang combat medal nang nakipagbakbakan ito sa mga MNLF fighters na umatake sa 24th Infantry Battalion ng Army. Munti ka nang matanggal si Palparan sa serbisyo nang pinangunahan niya kasama ang 12 mga tauhan niya sa 24th IB ang pag-rescue sa isa pa nilang kasamahan na inatake ng mga sundalo ng Marine sa pier ng Zamboanga noong August 1974. Isa ito sa pinakakilala lang miss encounters na naganap sa hanay ng AFP February of 1978. Habang tinutugis ni Palparan kasama ng kanyang mga tauhan sa Delta Company ang grupo nila Usman Sali na responsable sa patraidor na pagbatay kay General Teodolfo Bautista, ay nakabakbaka nila ang tinatayang 150 rebelde sa Mount Sinumaan, Patikol, Sulu. 13 sa mga tauhan ni Palparan ang namatay, samantalang iba naman ay sugatan sa halos buong araw na bakbakan sa mga rebelde na nag-iwan ng 21 mga patay sa panig nito. Dahil sa katapangang ipinakita ni Palparan, ay ginawaran siya ng Gold Cross Medal. Mula Mindanao ay inilipat si Palparan sa Mindoro at Romblon mula 2001 hanggang 2003 bilang commander ng 204th Brigade. 2005, nang naging commander general ito ng 8th Infantry Stormtroopers Division sa Eastern Visayas. Dahil daw sa kampanya ni Palparan laban sa mga rebelde, ay halos nalinis na niya ito ng 80%. Kung hindi lang daw ito inilipat ng assignment sa Central Luzon, ay baka tuluyan na niyang nabuwag ang presensya ng mga rebelde sa Samar. September 11, 2006, sa kanyang 56th birthday ay tuluyan ang nagretiro si Palparan bilang sundalo. Umani ng napakaraming akusasyon si Palparan matapos itong magretiro, pero kahit pa sa imbestigasyon na ginawa ng Philippine Commission on Human Rights ay wala silang nakitang pruweba na makakapagdiin kay Palparan. Kaliwat ka ng mga death threats ang natatanggap ni Palparan mula sa mga rebelde. Binalaan nila si Palparan na isa na raw siyang walking dead man. Pero hindi nagpatinag ang general sa mga ito, matapang pa niyang sinabing nanunood siya ng sine na mag-isa lang. Palparan did man walking, so by DNP, so that's a real threat. Totoo po yun. 2011, idinawit si Palparan sa kasong 2 counts of kidnapping at serious illegal detention sa paggawala ng 2 aktivistang estudyante ng UP na sina Sherlyn Cadapan at Karen Impenyo noong 2006. Nagtangkapang umalis ng bansa si Palparan, pero nabuking ito dahil sa resulta ng hold departure order. Nagsimula nang magtago si Palparan hanggang sa naglabas na ng manhunt ang mga otoridad para madakip ito. 500,000 pesos ang naghihintay na pabuya sa sinumang makakapagturo ng kinaroroonan ng matapang na heneral. Kahit na meron ng nationwide manhunt at reward na 500,000 pesos, ay hindi pa rin nadadakip si Palparan, kung kaya tinaasan na ang reward money noong January 5, 2012. Ginawa na itong 1,000,000 piso. Pero hindi pa rin mahanap ni anino ni General Jovito Palparan, kung kaya't noong August 16, 2012 ay ginawa ng 2 million pesos ang patong sa ulo ni Jovito Palparan.
2014, alas 3 ng umaga, ay naaresto ng mga tauhan ng NBI si Balparan sa Santa Mesa, Manila. Sa isang masikip na lugar sa may Old Santa Mesa, Manila, tuloy ang nasukol ang puganting si Major General Jovito Balparan. Hindi po kalayuan sa kanyang pinagtaguan ay ang Polytechnic University of the Philippines o PUP na madalas sentro ng mga protesta laban sa binansagang berdugo ng mga militanteng aktivista. Ibang-iba na ang hitsura nito dahil na rin siguro sa pagtatago. September 17, 2018, sinentensyahan ng Malolos Regional Trial Court Branch 15 ng life imprisonment si Jovito Balparan at dalawa pang mga tauhan nito na sina Felipe Anutado at Edgardo Osorio. Anong tarantado ka? Gago ka dyan! Napakagago mo! Kapira! Pananagutan mo ito si Osorio. Alam mo ang nangyari kay Osorio. Dahil sa pagmamahal sa kanyang trabaho at sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa bansa bilang sundalo, ay minsan rin sigurong nakalimutan ng magiting na heneral ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan, kung kaya't siguro hindi na niya nakita ang kamaliang kanyang nagawa. Sa laban namin noon at ngayon ay pinagpapatuloy ko laban sa mga teroristang Communist Party of the Philippines, CPPN-PNDF, na nandyan pa rin at lumalago pa yung kanilang organisasyon, ay dapat po nating supilin itong mga ito. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.